All right. Ayan. Layo mo eh. Layo ba? Inapit tayo. Ayan. Hello and kumusta kayo? Welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth Archie channel. Na yes. Nasa public space tayo kaya medyo sorry na marabulong tayo. Oh, pero may iba naman. No? So anyways, yan. Nako, interesting ang ating... Magutom sila sa order ko. Ay nako, akala mo ba ikaw lang may order? Ako rin! Yan. Oh, ayan. So, hulaan ninyo no, kung nasaan kami ngayon. Anyway, ayan. Isang wala sa Primo Burger. Nanakaw tayo ng ilang sandali. Oo. Para mag-shoot ng video bago magsimula yung event natin. Mm-hmm. And ang pag-uusapan natin ay ang most top 10 banks in the Philippines na nilabas ng Forbes. Oh. So magre-react lang tayo, no? And very surprising kasi reaction. Ayun. So basahin mo ano ba yung top 10 banks ng Forbes. Forbes? No, top okay. 10 banks in the Philippines. Number 1, Philippine National Bank. PNB. Oh. Lagrang talaga. No? Number 2, Union Bank of the Philippines. Oh. Number 3, Maya Bank. Yan na nakakagulat, di ba? Ito mas nakakagulat. Overseas Filipino Bank. Oh, OF Bank. Ito ba yung dating yung dating postal bank, parang ganun, or something like that? I'm not sure, pero yan ang first digital bank in the Philippines. Ah, really? Oh, wow. Bank. Union Digital Bank. Oh, another digital bank. Uno Bank. Uno Bank, yes. Oh. Hindi, Union Bank, Uno Bank. Next, GoTime Bank. GoTime Bank, yes. Oh, Land Bank of the Philippines. At Metro Bank. Oh, may nakapasok na big three, ha? Oh. I mean, in terms of, surprising. Yes. So, nakaka-surprise kasi doon sa list. Wala yung talagang largest banks in the Philippines, which is BPI and BDO, di ba? BDO, saka yung mga, yung mga emerging, like East-West. Oo. Di ba? Or RCBC. O RCBC. Bilang nasa RCBC tower. Sa RCBC tower tayo ngayon. Ayan, nakakagulat. And ito yung kanilang So, marami kasi nagtataka, bakit ganun yung list? Oo, oh, okay. Ano yung basis, no? Mm-hmm. So, yung list, basically, nagkaroon ng survey. Oh. Tapos, pinarank nila yung mga tinanong nila yung mga iba't ibang banks based on 5 criteria. Okay. Tapos, sinam nila kung sino yung may pinakamataas na points. Mm. And yun yung lumabas na top 10. 9. 9 lang ba? Ayan, 9. Lucky 9. Oo. Siguro ang magandang pag-usapan is ano yung 5 criteria na tinanong nila doon sa mga tao kaya naging top banks itong mga to. Kasi I think maganda siyang wake up call sa mga banks na dapat ito yung iniisip natin na i-improve, no? Kumbaga parang kumbaga parang in a way, no? Parang best of class. Oo. So hindi lang dahil maganda yung interior design ng branch, di ba? Or katulad sa case ni BPI and BDO, just because na sila yung pinakamalaki or pinakamaraming branch network. Pinakamaraming branch ay masasabing sila na kagad yung best, di ba? Mm-hmm. So, isa-isa natin yung mga criteria, yung limang criteria, and probably it can also guide yung mga ka-arki natin na pag naghahanap sila ng banko or digital bank, pag naghahanap sila ng banko kung saan sila mag-open ng account, ito siguro yung dapat nilang kino-consider din. Parang kung may 4-way test, merong 5-way test. Oo. On how to choose a bank, di ba? Ayun pala yung camera. Oo, ayan. So, okay. Ano yung first criteria? Number 1, syempre, banko. So, kailangan ang pinaglalagakan ng pera mo ay katiwa-tiwala. So, number 1 is trustworthiness. Oo. So, dito siguro lamang yung mga matatanda or mga yung mga matagal ng banko. Yung mga matanda. Oh, yung mga BPI, BDO, etc. So, of course, stability and security ng pera mo, yung trustworthiness. Kumbaga hindi nagbabankrun, yan, or walang mga naririnig na yung mga tipong
may money laundering, kung nawala ng pera, mga ganyan, di ba? Or, di ba may isang banko before na major din na merong from abroad yes. na pera, tapos biglang, you know, yung mga walang ganon, alright? Yes. But interesting ha, napansin ko lang, walang ano, walang mga overseas bank, no? Hindi, kasi... I mean, overseas multinational bank. Ang mga multinational bank. You know, although they really scaled down talaga their operations like sila HSBC, Citibank, Standard Chartered, you know. But anyways, yun. So, yan, trustworthiness. Pangalawa, terms and conditions, specifically fees and rates. Nako, yan. Talaga naman. Kaya, I think, kaya andito si Maya, si... Yung mga digital bank. Mga digital bank. In fact, ilan ang digital bank dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima? 5 out of 9? Anim, kasi masking GoTime Bank. Ah, oo nga. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yeah. So, parang mga more than half, no? Tama ba? Maya Bank, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalahat. Basta marami, majority, di ba? Majority. Oo. Is, kumbaga, digital bank. And of course, as we all know, digital bank offers higher rates. Oo. No? Higher rates of return. And yung mga fees nila, mas mababa din. Mm-hmm. Right? Kasi kung magka-transfer ka, right? So, mas mababa sila. So, I think, no, parang it helped the digital bank. Bakit kaya? Diyan lumamang yung score ng mga digital banks. Sa criteria na yan. Kasi wala silang masyadong infrastructure in terms of mga branches. Kaya, the reason why they can afford to offer higher interest rates is because wala silang physical branches na minimaintain. Yung natitipid nila sa empleyado, yung natitipid sa maintenance, yung natitipid sa pagbili ng mga lupa, building, whatever it is, nabibigyan na sa malaking bagay yun. Oo. Kaya, pero tingnan naman natin, malaki din yung ano, yung returns na, ay, rates na nabibigay nila. Ayan. Third criteria. Customer service. Oh! So, pag nasa banko ka, parang pwede ka na magtrabaho sa lumang banko. I think itong criteria na ito, lumambang din yung mga digital bank. But because they have better terms and helpfulness of employees. Pero ang insight ko dito, kaya lumamang yung mga digital banks dito sa customer service, not because they have great customer service, but because they don't have bad customer service. Nag-gets mo? Kasi yung mga traditional banks, meron kang bias na pangit yung customer niya kasi suplado yung mga retailers, tapos may interaction kasi. Ang haba ng pila, ang init sa loob ng branch. So, automatic, bababaan mo yung score nun. Tapos, because wala kang bad customer service experience sa mga digital banks dahil online lang siya or sa phone lang siya, ang tendency mo, itataas mo yung score nun, di ba? Or parang ano, di ba? Parang di ba minsan, you know what, yung parang everything, ang score 100. Oo. Tapos kapag ka may pangit na ginawa, minus-minus punto. Yes. So siguro in terms of ano, in terms of experience, dahil sila pantay-pantay, eh, dahil sa branch, may interaction ka, yun na nandoon ka, mainit or whatever. So parang bumababa. Gusto ko i-mention yun kasi a lot of digital banks, ang customer service nila is through email or message. Wala ka talagang makakausap na tao. Kasi that's also one way kung bakit sila nakakatipid sa operations. Yes. Mga email support lang sila. Unlike pag meron ka talagang question about your account, pwede ka pumunta sa branch sa isang traditional bank at may kausap ka na tao. Kung makakausap ka na. Kung makakausap ka. Kasi mag-a-apply ka pa, diba? Of course, there are people na ang preferred talaga nila is may kausap na tao, even sa phone banking, di ba? Right. But most digital banks, kung mapapansin ninyo, wala yung person-to-person na customer support. You usually just have to send an email or a message to get Or chat. Right. Next, pang-apat, digital services via ease of using the bank's website and app. Ayan. So, syempre, again, lamang yung mga digital banks because they are really built to offer digital services. The experience. In the digital space. Kumbaga, parang optimized sila. Syempre, ganun-ganun ka lang, swipe-swipe ka lang, yes. Pindot-pindot even ka lang. Even yung technology nung pipicture mo lang yung cheque para mag-deposit. Ah, yeah. Oo. Sobrang helpful nun. Oo. At saka yung magsa-selfie ka lang. Para maka-open ang account, di ba? You don't have to visit. Eh, pumunta ka ng branch. Sasabihin mo, sir,
ma'am, mag-order sa branch staff ko na rin, physical service. Oh, sige, magsa-selfie lang po ako, ah, makaka-open. Ah, siyempre, dami pa niyang ano. Yes, oo. So, yeah, no. So, I think it also helped that yung ating regulatory agency like the BSP has also stepped up the game and made, yun nga, yung pag-facilitate ng pag-open ng account, ganyan, for more people sa public. And last, interesting ah, quality of financial advice. Yeah, I think dyan lamang ang traditional banks kasi sila yung pwede mong puntahan, malalapitan, tanungin sila gusto ko mag-invest, saan ka pwede. Right. And ang digital banks kasi, ang assumption niyan is, alam mo na yung ginagawa mo. Saka it's more of transactional eh. Oo. Diba? Saka wala itong masyadong investments, wala itong masyadong parang cross-selling na pag nasa branch ka, sir, may credit card ka na ba? Yes. Sir, may loan ka na ba? Sir, baka naman. Although, ang mga nakikita ko sa mga digital banks, pagdating sa financial advice, nilalagay nila as mga helpful tips doon sa app or sa website na para maka-nudges. Oo. Pero hindi talaga ito yung as compared to traditional banks na meron kang kausap na, sir, baka gusto nyo mag-invest or makakausap, i-guide ka, i-handhold ka into opening an investment account or even showing you yung mga loan and investment, right, loan products and even insurance products na meron sila. Yung mga risk, ganyan. Yeah. Oo, yung mag-explain yung mga risk. No? Diba? Ito po, sir, kasi ano po yan, aggressive po yan. Ano po yan, sir? Volatile po yan. Or yung financial status nyo ngayon, baka hindi pa pwede sa inyo. Yeah. Right. So, looking to this, no, trustworthiness, terms and conditions, customer service, digital services, quality of financial advice, parang nag-evolve. No? Nag-evolve yung talagang consumer right now. So, of course, at the end of the day, diba sabi nga, is the customer is king. Mm-hmm. Diba? So, kumbaga, parang it's the overall experience, eh. You know, and yun na nga, of course, some banks would say na, maski maliit kami or hindi kami number one, kami naman yung pinaka-profitable. Yes, yes. May mga ganyan. Yung iba naman, they would really boast on the size. Pero yun nga, it's changing the game. And of course, since if it's changing already, then alam naman mga tao, di ba? They would flock, di ba? Yes. Charity din yan. So, you know, in that regard, parang, is the size of the times. Yes, yes. It's the size of the times. So, yeah, 3 out of 5 criteria parang may advantage talaga yung mga digital banks. Yes. However, syempre yung mga traditional banks, this can be a wake-up call for them to improve on those criteria for the consumers. Kasi sila, for example, yung trustworthiness, mahirap makuha yun eh. So, right, meron silang advantage on that, di ba? Oo, may foothold na sila doon. Oo, tapos yung pangalawa na quality of financial advice. Yes. Since meron silang person-to-person interaction, medyo may advantage na sila rin doon. So, right, they just have to improve yung other criteria. Like the rate. Oo, diba? Yung rate, mahanapan nila ng paraan no, na to give good rates. No? But also, pagdating sa digital bank, this can also be an advantage na ito yung ano natin, ito yung advantage natin. How can we continue to improve dito sa criteria na to? And how can we find ways para ma-improve, tumaas yung trustworthiness natin? Right, diba? Right. And since yung quality of financial advice, maybe we can find other channels to give them financial advice. Or technology like or AI. I know right now, diba, si BPI parang they're also looking into, yun nga, parang may robo-advisors. Diba? From RoboCup dati, no? Robo-advisor. Yeah. Ang galing nun, actually, na na-try ko siya. How is it? A little bit on the conservative side, which I like because some people hindi talaga completely honest pag nag-answer ng mga risk tolerance nila. Diba? Yeah. So, but again, that's one step closer to helping Filipinos start investing. Diba? So, yun. And I think, no, it also could be a challenge as well for digital banks or even the traditional banks to think of more ways to up the game. Yes, yes. Diba kasi before, yung mga customer service, digital services, siguro 10, 20 years ago, wala yan eh. Yes. Diba, it's all about yung stability, it's all about the brand. Diba, ngayon wala eh. I mean, you know, so kumbaga parang
the future is for those na ano, who can really change the game and for those who dare. Yeah, yeah. On. Tama, tama. Diba? So with that, maraming salamat for watching this video. And if you like this video, please give it a thumbs up. Pakishare sa mga kaibigan, friends, mga kabini. Laki kibini. Bloom. A bloom. Mali pa. Pakisama na mali sa mga blooms. Sa mga bloom, okay. Orlando Bloom. And please subscribe to our YouTube channel. And yun nga, the hit the notification bell para every time we have a new video, lalabas ang mga gwapa at magagandang cover art sa screen niyo. Oh, at ilalagay natin sa description yung top 10 banks. Yes. Basta yung list. And sabihin nyo sa comment section kung alin dito yung mga banko na meron kayong account. Para yes, makita din natin kung ano ba, meron ba talagang ano. Oh, saka kung totoo ba. Kung totoo ba. Kung totoo ba, diba? Yeah. So, kita-kita rin tayo sa susunod natin video. Right, bye-bye!